precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, joy could you see beyond the grave? If love found my soul a dying for, how wonderful, how glorious my Savior's scars, victor. My chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to tore through hell like ghosts. The promise that rolled back within its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the one. Come on, you sing. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the one to love your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the world, oh, when I see that cross, I see freedom. Come on. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. Yeah.
victorious. My chains are gone. My debt is paid. From death to life, and grace to grace. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa naabot po ng mensahe at tinig na ito sa ating mga kapatiran, kaibigan at mga kababayan. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church sa ating online midweek service ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Pinapupurihan, pinapasalamatan at dinadakila ka namin, dakilang Diyos, sa gabing ito. Salamat, pinagpala mo kami sa nakalipas na maghapon. Iningatan, ginabayan mo kami sa lahat ng aming ginawa. Panginoon, may mga bagay na hindi pa po namin natapos, nagawin, o Diyos, pero kayo pa rin na magpapahintulot na maganap po namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakaloob mo pa rin sa amin ng buhay at ng kalakasan. Sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan nga po ninyo na minsan pa ay katagpuin ka namin sa aming sama-samang pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Pakikinig at pagtigil muna sa inyong presensya, Panginoon. Samahan niyo po kami minsan pa ng banal mong Espiritu o Diyos sa gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Pag-usapan po natin ngayong gabi ang The Wisdom of Ahithophel. Noong panahon ni David o Haring David ay mayroong mga matatalinong tao na kanyang tagapayo at mahalaga ang tagapayo o advisor o counselor para sa kanila. Mahalaga ito sa dami ng mga mahalagang desisyon na dapat gawin ng isang hari o namumuno. Ang mga presidente, prime minister o king ng isang bansa ay maraming tagapayo para sa iba't ibang sitwasyon bago ang kanyang final verdict o hatol o desisyon ng isang leader. Katulad sa bansa natin ngayon at maging sa iba't ibang bansa sa buong mundo, ay maraming nagpapayo sa kanilang pinakamataas na leader sa mga dapat gawin sa pandemic na ito dahil ang lahat ng sektor ng lipunan ay apektado ngayon. Paalala po sa Aklat ng Kawikaan, sa Kawikaan Kabanatang 11, Talatang 14, sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ayon po sa Unang Kronika, Kabanatang 27, Talatang 33, ang tagapayo naman ng hari ay si Ahithophel at si Kusay naman ay isang arkitang matalik na kaibigan ng hari. At sa Ikalawang Samuel, Kabanatang 16, Talatang 23, isa po sa talata na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito, noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahithophel ay itinutuling na salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang payo. Mayroong binabanggit ang dalawang talata na isang tao ng pangalan ay Ahithophel. Siya ang pangunahing advisor o tagapayo sa kaharian at halos ituring na salita ng Diyos ang mga sinasabi niya. Maging si David at ang kanyang anak ni si Absalom ay hindi lamang nakikinig, kundi sumusunod sa kanyang payo o mga payo. Merong tinatawag na mga consultant at ang payo nila ay binabayaran. As consultant, sila po ay binabayaran. Napakahalaga na kanilang mga advices. Ano po? Sadyang may mga taong may talino o kakayahan na magpayo sa iba't ibang larangan na parang nakita o nakikita nila ang resulta o bunga kung ano ang mangyayari. Nagkakaroon ng vision o kaliwanagan ng humihingi ng payo o pinapayuhan. Ganoon si Ahithophel sa kanilang panahon, sa panahon ng paghahari ni David. What is wisdom? Wisdom is the ability to use knowledge in a way God would use it. Ang karunungan ay ang kakayahan na magamit ang kaalaman ayon sa pamamaraan ng Diyos. Ang kaalaman o knowledge ay maaaring nalaman o natutuhan mo sa pagbabasa, pakikinig at pagre-research. At sa lahat ng natutuhan mo o nalaman mo ay ang karunungan o wisdom ang magbibigay ng paraan kung paano mo ito gagamitin o i-apply sa buhay. Maaring may alam
o maraming alam pero hindi naman marunong at hindi alam kung ano ang gagawin. Maaring nakikinig ka, nagbabasa ka o nagsasaliksik ka, pero mahalaga ang karunungan kung paano ito isasagawa ang nalalaman o natutuhan mo. Sa lumang tipan ay napakahalaga sa mga naniniwala sa Diyos sa pag-alam nila ng kalooban ng Diyos. Mahalaga sa kanila na alamin ang nais o gusto ng Diyos para sa tamang direksyon ang desisyon o plano nila. Isang karunungan ang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya't sabi sa 2 Samuel chapter 16 verse 23, noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahitophel ay tinuturing na salita ng Diyos. A man of wisdom has super ability to judge. Si David na mas kilala natin sa taong malapit sa puso ng Diyos. Sa maraming karanasan ay naranasan niya ang pagkilos at pangungusap ng Diyos sa buhay niya. Alam natin na may pagtutuwid rin na ginawa ang Diyos sa kanya at kinalinga siya. May karanasan si David sa 2 Samuel, kabanatang 15, na may isang anak na nagrebelde na ang pangalan ay Absalom. Nais agawin ni Absalom ang paghahari sa Israel sa kanyang ama na si David. Pag-usapan natin si Ahitophel. Who is Ahitophel? Although si Ahitophel ang matalinong tagapayo at advisor na pinakikinggan at sinusunod ng hari. May apat na lesson po. Four lessons for a man of wisdom. Number one, pagbulay-bulayan o pag-isipan po natin ito. A man of wisdom and discernment or revelation can also make a wrong decision. A man of wisdom and discernment or revelation can make a wrong decision. Isa sa naging payo ni Haring David ay si Ahitophel. Sabi kanina sa unang kronika po, kabanatang 27, talatang 33, ang tagapayo naman ng hari ay si Ahitophel. Sa maraming pagkakataon ay maaaring pinakinggan ni David si Ahitophel bilang advisor. Ngunit tulad ng maraming naging leader, ay hindi nawawala ang mga oposisyon at ang masakit sa karanasan ni David ay mismong anak niya ang kumalaban sa kanya upang gawin o agawin ang kanyang trono. Sabi po sa 2 Samuel 15:31, may nagbalita sa hari na si Ahitophel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom, kaya't nanalangin siya, Yahweh, sana'y gawin ninyong kahangalan ang mga payo ni Ahitophel. Ang maaaring itinalaga o kinikilalang advisor sa panahong iyon ay si Ahitophel at mayroong naging malaking impluensya sa leadership ni David. May nagbalita kay David na maging ang kinilala niyang tagapayo ay naging kasabwat na kanyang anak sa isang napipintong revolusyon o sa isang planong revolusyon. Ayon sa kwentong ito ay umalis ng Jerusalem si David kasama ang ilan sa kanyang pamilya, kung kaya't walang kahirap-hirap na pinasok ito ni Absalom kasama ang ilang kasabwat o kakampi. A man of wisdom or discernment can also make a wrong decision. Bagamat halos parang salita ng Diyos ang mga salita ni Ahitophel that time, ngunit nagkakamali siya ng desisyon na kumampi kay Absalom bilang rebeldeng anak sa kanyang amang si David. Nung malaman ni David na kasabwat ni Absalom si Ahitophel ay nanalangin siya, Yahweh, sana'y gawin ninyong kahangalan ang mga payo ni Ahitophel. Lord, turn Ahitophel's counsel into foolishness. Ingat po tayo sa ating pinakikinggan at laging manalangin sa mga panahong kailangan natin ng isang mahigpit na pagdidesisyon sa buhay o kahit mga simpleng desisyon lang. Pangalawa, a man of wisdom can also make a wrong doctrine or false teaching or discernment. He can be a man of decision. He can be a man of deception. Ayon sa 2 Samuel 15:11, buhat sa Jerusalem nagsama siya ng 200 lalaki, si Absalom. Ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. Habang nag-aalay si Absalom ng kanyang mga handog, pinasundo niya si Ahitophel ng taga-Gilo at isang tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat at naging tagasunod ni Absalom. Mapapansin natin na si Absalom ay may mga paghahandog na ginagawa din sa Diyos, ngunit iba ang motibo ng kanyang puso. Maraming nahikayat si Absalom kahit si Ahitophel at ginawa rin siyang tagapayo at maraming pang naging kasabwat at tagasunod si Absalom upang labanan ng kanyang ama, agawin ng trono.
May isang naging evangelical preacher na si Jim Jones na nagsimula sa Indianapolis, USA noong 1950 sa kanyang ministeryo na nagtayo ng isang kulto na ang tawag ay People's Temple. Nagsimula ang kanyang pangangaral mula sa Biblia at Christian Revival Movement at pinapraktis ang tinatawag na Apostolic Socialism. Dahil sa kasikatan at pagpapakita ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at pagpapagaling, ay maraming nahikayat na sumunod sa kanya. Noong November 18, 1978, ay may 908 na miyembro ang pinainom ng lason at ang ayaw uminom ay tinurukan naman ng lason at 300 doon ay mga bata. At ang leader ng kulto ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili. David made a wise decision to leave Jerusalem. Sa halip na harapin si Absalom ayon sa talatang 13, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis na tayo sa Jerusalem, kung hindi nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo, baka tayo abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Ingat po tayo sa ating pinakikinggan at sikapin natin para nating basahin ang Biblia at hingin o hilingin ang gabay ng banal na Espiritu upang siyang mangusap sa ating puso. Pangatlo, a man of wisdom can devise an evil plan. A man of wisdom can devise an evil plan. Walang kahirap-hirap na nakapasok ng lungsod si Absalom kasama ang mga kasabwat at tagasunod at dumiretso sa palasyo ng hari. Sabi po sa kwento sa 2 Samuel 16:20, tinawag ni Absalom si Ahitophel dahil naging kakampi niya na ito at tumingin ang payo rito, anong mabuti nating gawin? Ganito ang gawin mo, wika ni Ahitophel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganoon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Ang payong iyon ni Ahitophel ay ginawangan ni Absalom. Ipinagtayo siya ng tolda sa taas ng palasyo at nagkaroon ng live show. Ngunit ang matalinong tagapayo na maging si Haring David ay nakinig noon. Ngunit ang puso ni Ahitophel ngayon ay nabalot ng maiitim na plano sa dating kasama na si David. At ngayon ay isa ng itinuturing na kaaway. Matapos ang unang payo kay Absalom na sinunod naman ng rebeldeng anak, ay muling may pinayo si Ahitophel. Ayon sa 2 Samuel 17:1, simula verse 1, sinabi ni Ahitophel kay Absalom, papiliin mo ako ng 12,000 tauhan at ngayon ding gabi hahabuli namin si David. Sasalakayin ko siya habang pagod siya o pagod pa siya at nanghihina. Malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ng kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga tauhan, gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Isang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay hindi masasaktan. Nagustuhan ni Absalom at ng pinuno ng Israel ang payo ni Ahitophel. Kanina lang ay nais niyang ang anak ni David na si Absalom ang lantarang magpakita ng paglapastangan sa dangal ng kanyang ama. Subalit ngayon ay mismong si Ahitophel ang hahabol upang patayin si David. Sila ay may matinding galit si Ahitophel kay David, ang tagapayo. Sa 2 Samuel 16:23, sabi po dito, inuulit ko po minsan pa, noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahitophel ay tinutuling na salita ng Diyos. Sa panahon na si David, nag-a-advise siya kay Haring David, iba na ang payo o advice dahil may kinikimkim na galit iyon. At iyon ang pagkakataon ni Ahitophel upang makaganti kay David. Ingat po tayo sa ating pinakikinggan. Baka ang sinasabi na nagsasalita ay iba sa totoong laman ng kanyang puso. Kaya't hilingin natin palagi ang gabay ng banal na Espiritu. Pangapat po, a man of wisdom can be mentally be rich. A man of wisdom can be mentally be rich. Meron po siyang dinadala. Meron siyang naging dalahin. Ayon sa kwento ay may isang tagapayo pa si David na si Husay o Kusay. Bagamat siya ay tagapayo, pero isang matalik na kaibigan ni Haring David.
At mayroon pong, sa kwento pong iyon, ay mayroong panliling lang na ginawa upang hindi masunod ang balak ni Ahithophel dahil humingi din ng payo kay Kusay at iyon ang sinunod ni Absalom. Hindi niya alam, nila alam na iyon ang kasabwat ni David para sa lungatin ng mga payo ni Ahithophel. Kasi si Ahithophel advisor ni David, pero si Ahithophel ay matalik na kaibigan ni David. Sa ikalawang Samuel 17:23 sabi po, nang malaman ni Ahithophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti, inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Dahil sa hindi nasunod ang payo ni Ahithophel, siya ay nagpakamatay. Bagamat magaling na advisor o tagapayo, subalit suicidal at the end pala. Na-stress dahil hindi nasunod ang gusto niya, kaya nagpakamatay si Ahithophel. Naging mabigat na dalahin iyon sa isip ni Ahithophel. Gusto niyang patayin si David, pero dahil hindi niya nagawa, siya lang nagpakamatay. Ingat po tayo sa ating pinakikinggan, dahil baka lalo lang tayong nalilito o binibigyang kabigatan, kahalip na makagaan sa kalooban. Hilingin natin ang pagkilos ng banal na espiritu upang bigyan ang ating puso ng pag-asa at kapayapaan. Ang ibig pong sabihin pala ng pangalang Ahithophel ay fully. Bakit fully or foolish? Tingnan natin ang puso ni Ahithophel in spite that he was a wise advisor of a king before. Bakit nila nais gumanti o patayin ni Ahithophel si David sa pangyayaring iyon? Sabi nga kanina ng talata, halos salita ng Diyos kung pakinggan nila ang mga payo ni Ahithophel. Ano ang mga kalaban po ng wisdom? Una po, bitterness. You cannot use God's wisdom if there is bitterness in the heart. Hindi mo magagamit yung karunungan kung mayroong kapaitan o galit na nasa puso mo. Bakit po? Sa 2 Samuel 23 verse 34, sabi po dito si Eliphelet, anak ni Ahasbai, taga Maaka, si Eliam o Eliam na anak ni Ahithophel na taga Gilo. Ulitin po natin, si Eliam o Eliam na anak ni Ahithophel na taga Gilo. Sino si Eliam o Eliam? Kung maalala po natin na isang araw, si David ay nakakita ng isang babaeng naliligo. Sa kwento po sa ikalawang Samuel 11 verse 3, nung makita niya po ang babaeng iyon, nagkaroon ng interest doon si David. Verse 3 ng 2 Samuel chapter 11 verse 3, ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyon si Bathsheba, anak ni Eliam o Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Sino si Eliam o Eliam? Si Eliam ay ama o tatay ni Bathsheba, anak niya si Bathsheba ni Eliam, kaya si Bathsheba ay apo ni Ahithophel, dahil anak ni Ahithophel si Eliam o Eliam. Lolo ni Bathsheba si Ahithophel. Alam po natin ang kwento o nangyari si David at Bathsheba na nagkaroon ng anak si David kay Bathsheba bagamat asawa siya ni Urias. Ito ang dahilan kung bakit gustong gumanti ni Ahithophel kay David dahil sa ginawa ni David sa apo niya. May kinikim-kim pala siyang galit kay David. Kung kaya't tumampi siya sa anak na si Absalom nung magkaroon ng plano na agawin ang trono upang mapatay mismo ni Ahithophel si David. This man of wisdom before, na ang salita niya, sinasabi niya, halos word of God. At the end, sabi nga po dito, mahirap gamitin ang karunungan if there is bitterness in your heart. Sabi po sa Efeso 4:26, paalala po sa atin, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Anger can corrupt wisdom. Do not decide with anger in the heart. Dahil iba po ang magiging resulta kapag nagdidesisyon ka nang may galit ka sa iyong puso. Second po, tingnan po natin yung selfish motive to make revenge. In spite of Ahithophel na pinakikinggan as wise advisor before, pero tingnan po natin, meron pang selfish motive at meron siyang plano na gumante.
Sa 2 Samuel 17 verse 1, sinabi ni Ahithophel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 tauhan at gayon di hahabulin namin si David. Sasalakayin ko siya habang pagod pa siya at nangihina. Malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ng kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin." Look at that. Gusto niyang patayin siya, si David. Alam niyo po yung witch and witchcraft? Ito po yung uli ng spirit of manipulation. Ito po yung mga tao na gusto nilang i-manipula, kontrolin ang tao, ang kalagayan, ang sitwasyon o ang buhay ng isang tao. At nangyayari po yung tinatawag na witchcraft. Ano po? Na kinukontrol o minamanipula ang isang tao. Pangatlo po, makikita po natin dito yung pride. Pride can corrupt wisdom. Sa 2 Samuel, nang malaman ni Ahithophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Dahil nga po, pinakinggan ang isang kaibigan ni David na si Kusay at hindi nasunod yung gusto ni Ahithophel. Ahithophel had pride in heart. Meron siyang yabang sa kanyang sarili na pag hindi sinunod, umuwi siya at meron siyang naging plano. At ito po yung pang sumunod na ginawa niya. Nagkaroon siya ng frustration, ng broken hearted. Damang-dama niya yung frustration na ito. He commit suicide sa 2 Samuel 17:23. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga sambahay, siya'y nagbigti na walang po siya ng courage, ng kakayahan o paglumaban pa. Paalala po sa atin ng salita rin ng Panginoon, ng paalala po sa atin ng Biblia sa Kawikaan 9 verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. You want true wisdom? Fear the Lord. Kung gusto mo ng tunay na karunungan, matakot ka sa Diyos. Bakit? Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Korinto, unang sa mga taga-Korinto una, talatang 24, "Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos." Ang ating tunay na karunungan ay ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sa gabay ng kanyang salita, sa pamamagitan ng Biblia, sa patnubay ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, ikaw na aming Diyos, na sa panahon na kami ay sandaling tumatahimik, nakikinig, nagbubulay-bulay ng inyong salita, sa pamamagitan po nito, sa pamamagitan ng devotion, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagbabasa o Diyos, ng Biblia, Panginoon. Nangungusap, nagtuturo po kayo sa amin. Gitlalo sa lahat, ang banal mong Espiritu ay palaging naririyan na maaari naming maging teacher, Panginoon, na maaari naming tanungin sa mga bagay na hindi namin lubos na nauunawaan, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na ang mga nalalaman po namin ay maging bahagi po ng buhay namin at sa pamamagitan po nito na nakikita ang salita mo sa buhay namin, Panginoon, ay mayroon pong mga tao na naniniwala o mananampalataya sa inyo na may isang buhay na Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, na ang mga salita mo, O Diyos, ay maging buhay sa buhay namin sa pamamagitan ng pagsasagawa namin ito ayon sa inyong kalooban. Pinagpapala ka namin, pinagpapala po namin, O Diyos, maging ang mga anak mo na nakikinig po ngayon, sila na nasa iba't ibang bansa, sila na nasa kanya-kanyang mga tahanan, Panginoon. Katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Sila na nangangailangan ng kagalingan, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ipuin niyo po at tanggapin nilang kompletong kagalingan mula sa inyong Panginoon. Sila na nangangailangan ng kapayapaan ng kanilang puso at ng isipan. Katagpuin mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang mga anak mong ito na patuloy na maging uhaw at gutom sa inyong salita at sa inyong presensya. Purihin ka sa gabing ito, O Diyos, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. At hayaan nga po ninyong patuloy padaming pagyamanin, Panginoon, ang aming kaugnayan sa inyo.
Dalangin po namin ang lahat ng ito kalakip ang pagpupuli, pagpapasalamat at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Free.